May mga sulat din na nagsasaad sa pagtutol ni Mabini sa ibinigay na hatol na kamatayan ni Aguinaldo kay Andres Bonifacio. Kung saan nakapagwika pangaraw si Mabini na ang kamatayan ni Bonifacio ang maituturing na the first triumph of personal ambition over true patriotism. Ito ang unang tagumpay na makasariling hangarin laban sa tunay na pagiging makabayan. Ni-emphasize niya, mali si Aguinaldo sa pagpatay kay Bonifacio. Although nililinis naman ang kasaysayan na si Aguinaldo, hindi siya pabor sa pagpatay kay Bonifacio. Ang may gusto doon ay yung mga general niya. Actually, ang gusto ni Aguinaldo, ipadeport na lang siya sa Pico del Oro. Lipat si Andres Bonifacio. Karugtong na nga marahil ang ating kasaysayan, ang hindi mamatay-matay na kontrobersyang bumabalot sa di umano'y alitan sa pagitan ni na Aguinaldo at Bonifacio. Bilang Nangulo at Supremo ng Katipunan, ipinawalang pisa ko ang alalang ito! Na nagsimula sa hindi pagkakaunawaan ng mga Kabiteño at ni Andres Bonifacio noon sa Tejeros Convention. O kahatian ng himagsikan. Konsensya o kapayapaan. Sa palagay ko, we will not be able to move forward unless we establish the truth. As far as the Aguinaldo family is concerned, sige, kung lumabas na pangalan na nagkamali si Aguinaldo rito, okay lang. Tanggap niyo yun? Tanggap namin. Mm-hmm. Pero huwag na natin pilipitin. Tama. And even kami. Sabi ko nga, hindi tayo pwedeng mag-move forward kung hindi natin titingnan kung ano ang ating kasaysayan. Tulad ko, hindi ko kailangan itakip or itago kung ano man ang kamalian ni Andres Bonifacio. Why? Unang-una si Bonifacio ay isang tao. Magkakamali at magkakamali. Whatever, kung ano man ang kanyang pagkakamali, then so be it. Kung ano man ang pagkakamali ng ating mga kinikilalang bayani, so be it. Ilabas natin. Supremo, hindi ko kailangan natin silang paghandaan. Kung hindi tayo aatake, Supremo, tayo ang kanilang paghahandaan. Nababatid ko, kung ano man ang maging desisyon ni General, ito'y kanyang pinag-isipan. Bagamat pinaghiwalay ng magkaibang partido sina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo sa nakaraan, sa kasalukuyang panahon, nagbuklod sa iisang hangarin ang kani-kanilang mga apo. Minabuti ko pa rin mga kapanayam ang historiador na si Dr. Manny Calairo tungkol dito. Bakit nga ba doon nag-aaway si Aguinaldo at Bonifacio? Marami kasi nababasang libro . Meron mga pro-Aguinaldo, pro-Bonifacio. Pag nabasa mo yung pro-Bonifacio, edo Bonifacio ka na. Okay. Diba? Ang sagot dyan, dapat mababasa mo ng patas ang iba-ibang mga versions. No? Ang problema, hindi naman lahat ay available. No? Ngayon, yung mga kulang ang kaalaman sa dalawang version, pag may mga napanood na pelikula na hindi patas, so niniwala na doon. Kung ang NHCP naman ang tatanungin, bahagi na raw ng makulay nating kasaysayan ng ilang mga kontrobersya, gaya na nga ng di umano'y alitan ni na Bonifacio at Aguinaldo. Kaya nga madalas din itong isinasama sa mga pag-aaral, pero sana lang daw tingnan ito sa patas na paraan.